Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Si Inday Sara, nako, meron na naman silang bagong pag-iisipan. Meron na naman po silang bagong ikakataranta. Eh, nagsabi po si BP Sara na hindi siya miyembro ng House of Cards. Tatalakayin po natin yung meaning niyang House of Cards. Maraming binabato sa mga nagsasabi po na si BP Sara ay boba. Ngayon po, pinapatulan na po lahat ng mga katanungan niyo. Nung siya po ay miyembro pa ng gabinete, alam niyo po yung ibig sabihin ng hindi ka pumapatol ng ikasasakit ng iyong... kasi miyembro ka pa eh, alam nga naman banatan mo. Pero ngayon, nakita niyo naman, lahat ng itanong niyo ay tanong sa kanya, eh may mga magagandang kasagutan. Kahit po palaisipan, pero at least buhay na buhay po ang mundo ng vlogging. Okay, ayan mga pag-uusapan natin, pero bego. Bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang iniintay nyo? Tindot na, okay. Okay, punta po tayo rito sa House of Cards. Tinanong na naman, ha? Ito ha, hindi po nang aasar si BP Sara. Matalas po kasi mag-isip. Eh. Matalas mag-isip si BP Sara. No, pag may nagtanong, nakakahanap siya ng pambato. Sabi ni, nagtanong sa kanya, ano po masasabi niyo sa 20 million food budget for Sona? Ah, hindi ko yan masagot kasi hindi ako part ng House of Representatives. House of Cards, task. Yung mata niya. Yung mata ni BP Sara, di ba? Gawa ganun-ganun. Alam niyo na ibig sabihin, no? Yung, hindi rin po. Ang Banateros, Banateros kayo ng Banateros. Ang Banateros po ba ay supporter ni Duterte? O kung supporter sila ni Duterte, di, bakit nyo po problemahin? Pinoproblema nyo kasi, huwag nyo problemahin. Go on lang kayo. Hindi nyo gusto yung ibang sinasabi nila, pero nagkakasundo kayo na supporter sila ni Duterte. Good, yun lang po ang pagkakasunduan. Hindi sa ibang bagay, ayaw nyo na ugali nila. Bakit nyo naman, hindi nyo naman papakasalan niya mga yan? Ibang problema lang sa ugali kung magpapakasal kayo. Pero kung... pare-pareho lang naman sumusuporta kaya no, eh, hindi nyo kursunada yung ugali nila. Eh sa akin, maraming hindi may kursunada sa akin. Sa ugali ko eh. Di, ano magagawa ko? Move on lang. Di ba? Basta, Duterte ka ba? Sige. Ako pa rin sip-sip po. Alam mo, ito ha, ito, sasagutin kita, Skywalker ha. Okay. Kung ako sip-sip lang, dapat kay Marcos na lang ako nagsipsip. May chance pa akong yumaman. Hindi mo ba naisip yun? Magsisipsip rin lang ako dito pa sa wala akong nahihita. Alam niyo pagsisipsip? Pagsipsip kang tao kasi may nahihita ka. Wala nga ako nahihita eh. Dito sa mga Duterte. Oh, wala pong isang vlogger, wala pong magsabi sa inyo na kumikita sila sa mga Duterte. Oh. Lahat po ng vlogger, magsasabi sa inyo na hindi kami ni Cinco, walang bigay yung mga yan. Magsisipsip ako sa hindi ako kumikita. Baka naman tama yung pinaglalaban ng Duterte kaya ako sinusuportahan. Bakit ako? Eh lahat nababalitaan ko. May pera sa Marcos, mayroong pera sa Marcos. Kung magsisipsip ako, di kay Marcos na. May mahi, kaya nga sipsip eh, dahil may mahihita kay. Pag wala ka nahihita sa sinusuportahan mo, malamang sa hindi, pinaniniwalaan mo yung sinusuportahan mo. Pasensya naman yung mga kapitbahay natin. Di ba? Ay, okay lang yan. Yan ang paniniwala mo. Pero sa lahat po ng sip-sip, ako lang yung walang nahihita. Di ba? Ah, mahirap po yan. Mamamatay kayo sa kaiisip kay Badong. Pag-iisipan nyo ng pag-iisipan si Badong, pero wala kayong mahihita sa akin. Dahil hindi magkoconnect eh. Walang maniniwala sa inyo. Sip-sip ako sa Duterte, bakit? Bakit ka magsisip-sip sa wala ka mahihita? Meron na ba kayo narinig na kumikita sa mga Duterte? Wala. Hindi sila ganun. Di ba? Hindi sila ganun. Okay. Hindi ko masagot kasi hindi ako part ng House of Representatives, House of Cards. Tapos kumikindat-kindat si BP Sara. Magaling eh, no? Magaling. Alam niyo po, ang meaning po ng House of Cards, siyempre yung literal meaning niya, a structure built of playing cards previously balanced together, di ba? Yung House of Cards, literal yung ano eh, yung mga cards na ginawa mong bahay.
O structure, yung mga pa-triangle. Pero, yung dahil po mabuhay, yung House of Cards, mabuhay po yan. Diba? Yung, yan po, pag sinabing House of Cards, sa political parlance, gamit lang tayo na kung, ito po yung meaning niya, an insubstantial or insecure situation or plan. Insecure, wala pong kasiguruhan. Diba? Wala kang tibay na maaasahan. Marupok, correct. Wala kang tibay na maaasahan. Yan, House of Cards na yan. Wala kang tibay na maaasahan dyan. Ito mismo, hindi lang po yung House of Cards. Hindi lang po yung House of Representative yung Malacanang itself. Meron din pong TV series yan na napanood ko po, Kevin Spacey. Nasubaybayan ko. Kaya lang, medyo nababuyan na ako bandang huli. Kaya lang, maganda yung manipulation. Yung pagmamanipulate ng mga tao sa mga dati siyang majority floor leader ng Congress na naging presidente ng Amerika, etc., etc. Mabuhay. No? Yung ano po siya, yung hindi po siya matatag. Na palaisipan na naman, alam na naman nila yung ibig sabihin ni BP Sara na itong Malacanang, itong na nakasandig sa House of Representatives ay masyadong mabuhay. No? Wala po siyang kasiguruduhan sa sarili. Insecure. Napaka-insecure ng mga tao dyan. Kaya nga po, tingnan nyo kung pagkakaiba ni Pangulong Duterte at itong kasalukuyang administrasyon. Ang dami pong inimbitang kalaban ni Pangulong Duterte dahil sa pinaglalaban niya. Pero, hindi pa rin po natibag. Lahat ng media, kalaban na si Duterte. Yan yung sinabi ni Attorney Jimmy Bundok, di ba? Tama ba si Attorney Bundok yun? Nagsabi nito, no? Lahat ng media, kalaban si Duterte nun. Pero hindi pa rin natibag. Kasi alam ng taong bayan para sa kanilang ginagawa Alam ng taong bayan na Alam ng taong bayan na yung Duterte talagang nagsasakripisyo, dumadam ang mga kinakalaban ng Duterte, grabe. Hindi po mga simpleng corrupt na politiko. Mga oligarko. Kaya nga nagsasalita yung mga oligarko ngayon. Para kay BBM. Okay. Ganun po yung politika Dapat po yan, inuunawa natin. No? So Duterte ba sila? O di Duterte sila? Pasok! Duterte ba kayo? Pasok! Duterte lahat. Ang politika po ganun. Nangungumbinsing nga tayo Ano ba background niyan? Puta, binoto mo pala si Marcos ha. Bakit ka magdo-Duterte ngayon? Kahina-hinala ka. Hindi po ganun yun. Maari pong hindi sila dapat bigyan ng cabinet position o kung ano pa man, di ba? Pero in-welcome po ng mga politiko yung mga yan. Di ba? Dadayain tayo ulit. Kailan ka ba dinaya? Kailan ba nadaya yung mga Duterte? Hindi pa po natatalo yung mga Duterte. Yan sinasabi ko sa inyo, napaghahalo-halo nyo sa utak nyo yung mga... Napaghahalo-halo nyo sa utak nyo. Dadayain na naman tayo. May nagsabi, dadayain naman tayo sa 2015, 2025, 2020. Kailan po nadaya ang mga Duterte? Kailan po ba natalo sa eleksyon ng mga Duterte? Ah, teka muna, nalilito na ako. Pasensya na kayo. Saglit lang, nalilito ko. Pasimplihin nyo mga utak nyo, huwag nyo lituhin. Hindi pa po nadadaya ang mga Duterte. Dahil hindi pa po natatalo ang mga Duterte. Ang natatalo... Kayo na huwag na duta. Huwag nyo pong intindihin. Lahat po yan, i-welcome nyo. Alimbawa po, may mga bumaliktad na dyan sa mga yan. Na-realize nila. Pucha, huli na po kami, pero na-realize namin ngayon. Halimbawa lang. Halimbawa po, yung 89 billion, ayun, di na tama to. May sakit. Halimbawa, may vlogger, may sakit yung kapatid. Tapos hindi nabigyan ng... Halimbawa lang, ha? Marcos siya, tapos hindi nabigyan ng kalinga ng pilil, tapos nabalitaan niya na isusuli lang yung ano, talagang dahil doon, dahil very personal yun, putya, Marcos ako pero ayoko na, grabe yung ginawa niyo, yung kapatid ko may sakit, hindi na binipisyuan ng pag-ibig, tapos isusuli niyo lang dahil wala raw pera. Yung ba hindi niyo tatanggapin yun pag kinundinan niya na yung ano, edi wag na natin tanggapin yan lahat. Si Maharlika, wag natin tanggapin. Maski si Apollo Kibuloy. Eh, di nyo ba alam, si Apollo Kibuloy yung nagtaas ng kamay ni Marcos Sara Duterte? Hindi po yan yung, hindi po yan yung usapin po, sumusuporta ka ba? Yan po yun. Ganun po ang politika. Para ka manalo.
May tilanggihan ba yung mga politika? Ah, kami po, susuporta na po kami sa inyo. Eh, teka muna, ano ba background? Ano ba background? Anong background na pinagsasabi mo? Susuporta na ako, background. Pagbigayan na ng posisyon yan, dyan ka mag-iisip. Teka muna, nanghihingi lang yata ito ng posisyon, kaya bumaliktad. O, dyan, yan ang pag-isipan mo. Kaya ka siguro bumaliktad, manghihingi ka lang. Diba? Okay na tayo yan, punta na tayo rito. Yan yung sinasabi ko sa inyo na maging mas malawak, lawakan natin kasi nasa politika tayo eh. Nasa politika tayo. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman...